What's up mga kamoto, welcome to my channel. So yun nga no, tigil ang pag-ikot ng gulong natin sa harapan. So yan mga kamoto, ganyan siya kapigil, almost stack up na siya. So ang suspect natin dito is etong brake caliper. So pipeda rin naman yung shafting ng gulong or yung bearing. Pero sa case na to, malamang etong brake caliper ang problema natin. Pwedeng marumi lang siya, makukuha sa linis, or baka meron na rin tayong problema sa brake pad. So tara mga kamoto, try natin tanggalin, try natin linisan, i-check natin kung ano ang problema. Bali ang kailangan nating tool sa pagtanggal nitong brake caliper is itong flower wrench. So meron na siyang iba't ibang sukat, nabili lang natin to online. So ilalagay ko na lang yung link sa description kung saan natin to nabili. Sa pang tools na kailangan natin is itong T-wrench na 8mm. So kung meron kayong Y-wrench o T-wrench na 8mm, yan, pepwede na yan. So tara mga kamoto, umpisa na natin yung pagbaklas. So sa pagbaklas, unahin muna natin itong gagamitan natin ng 8mm. So yan, lugan nyo lang muna, tapos isunod na natin itong dalawang bolts na to kung saan gagamitan naman natin yung flower wrench. So ito yung mga kamoto, isang set yung flower wrench na yung mga kamoto, pero isa lang ang kailangan natin gamitin kasi mahirap makabili ng isang piraso nito. So mura lang naman yung mga kamoto, worth 90 pesos lang. So yan, natanggalan natin yung dalawang bolts dito, hatakin nyo na lang yan. So bali yan mga kamoto, nabaklas na natin. Yan, paikutin ngayon natin yung gulong. So ayun, nakikita nyo nag-freewheeling na siya. Ibig sabihin, wala tayong problema sa shafting or sa bearing niya. So ang problema lang talaga natin is itong brake caliper. Yan, so para matanggal nyo itong brake pad, ituloy nyo lang yung pagtanggal nyo kanina na itong ginamitan natin ng 8mm. So bali yan, natanggal na natin yung brake pad. Yan, tsaka itong retainer. So itong retainer mga kamoto, dito lang yan nakalapat oh. Baka ma-confuse kayo kung saan siya nakalagay, dyan lang yan nakalapat. Kasi ito dalawang brake pad, ito yung nagdidikit para mapigilan yung disc brake natin sa pag-ikot. So para matanggal naman natin to, itong bakal na to, hahatakin lang natin yan. Atakin ko muna. So yan, natanggal na natin. So lilinisin din natin to no. Tapos lalagyan, lilinisin din natin yung loob na itong mga to. Lalagyan, papalitan natin ng grasa kasi may grasa dyan eh. So yung grasa malamang medyo natuyo-tuyo na katulad na ito. Medyo tuyo na. So papalitan natin ng grasa pero lilinisan muna natin. So itong goma na to, natatanggal to. Yan o. Yan, malilinis. Itong goma na nandito, medyo mahirap tanggalin. So, hayaan nyo na lang. Linisan nyo na lang ng ganyan. Pero itong kabila, natatanggal yan. Tapos dito naman sa piston, pansin ko yung mga gilid-gilid nyo. Ayan o. Medyo may kalawang-kalawang na. So, para maiangat natin yan, mga kamoto, pipindutin lang natin yung preno. Ipepress lang natin yung preno sa harap. So bali ganyang angat lang mga kamoto, huwag yung sobrang kasi baka mamaya lumabas yung piston paglabasan yung brake fluid. So purpose lang nun para malinisan natin to. Itong mga nanikit na dumi-dumi na yan, lilihain natin bahagya. So unahin muna natin linisin tong mga to no. Ito brake pad natin, kung napapansin nyo mga kamoto, okay pa yung brake pad natin, makapal-kapal pa. Yan o. Kasi pwedeng palitin ito once na itong pagitan na yan na nagdidikit sa kanila nakaangat na, ibig sabihin nung palitin na. So atin intact pa, so okay pa to.
mangyari lilinisan lang muna natin. Tapos after natin linisan itong mga to, balik tayo sa brake caliper. So baling gagamitin natin na panglinis mga kamoto degreaser. Okay, meron ako dito degreaser. So kung kahit anong panlinis na meron kayo dyan, okay na yun. Basta importante malinisan lang natin. So mag-prepare din kayo ng brush. Yan, tsaka liha sa mga kalawang-kalawang na nanikit sa ano natin, mga bakal-bakal ng brake pad tsaka ito. So tara, umpisa na natin maglinis. So bali yan, nalinisan na natin, no? Yan, brake pad natin. Naliha na rin natin bagya. Ito nga palang tornilyo sa brake pad. Itong part na to, lihain nyo. Tanggalin nyo lang yung mga nanikit na dumi. At itong mga to. So yan, nalinisan na natin yan. Proceed naman tayo ngayon sa brake caliper. So, bali dito naman sa brake caliper, para malinisan nyo siya ng maayos, tanggalin nyo na rin itong nandito ang tornilyo. Gamit lang kayo ng 10mm na wire wrench. So ayan, para humaba lang yung cable, malilinisan nyo siya ng maayos. So yan, nalinisan na natin. Napansin nyo yung piston natin, wala na yung mark nya rito sa may tip nya. Nalinisan na natin, naliha na natin ang bagya. Huwag nyo masyadong lihain mga kamoto, yung sakto lang. Tapos dito naman, halukayin nyo to. Kung meron kayong screw na payat dyan, halukayin nyo, gamitan nyo ng tela, malinis nyo lang yung loob, pati to pagkabila. So once na natapos na kayo, punasan nyo lang muna. Yan. So para nga pala malubog nyo to, press nyo lang ng kamay. So kung di kaya ng kamay, nahirapan kayo, gamit kayo na medyo manipis dyan para leverage lang, may press natin na mas madali. Yan. So bali yan, napalubog na natin yung piston, no? So medyo mahirap gagamit kayo ng pwersa, pero diskartehan nyo na lang kung paano yung mas madaling paraan para maipalubog nyo itong piston. So next na gagawin nyo, ito, lalagyan nyo ng grasa magkabila. So punuin nyo lang ng grasa, tapos balik na uli natin yung parang arm nya. Ito yan, so lalagyan ko muna ng grasa. So huwag nyo kalimutan yung tinanggal natin ditong goma. Huwag nyo kalimutan ibalik. Ito yun, no. So yan, nakabit na natin to. Punasan nyo na lang yung mga excess na grasang nagkalat. So after na ito, balik na natin yung retainer nya. So yan, sasalpak nyo lang yan pag ganito. May kurba naman yan eh. Pinakakurba niya, ipapatong nyo lang. Yan. Tapos, lagay na natin yung brake pad. So, yan. Na-assemble na natin. So, bago natin ibalik sa disc brake, kabit nyo muna yung tornilyo na tinanggal natin kanina. So yun dito, kabit nyo muna.
So, nakabit na natin uli yung caliper, no? So, try natin paikutin. So, ayan, kita nyo naman, no? Compare kanina, ito ngayon, nag-freewheeling na. Hindi katulad kanina, na halos hindi na umikot. Halos na-stuck na. So, ganyang freewheeling, okay na yan kasi bagyang sumasayad pa rin yung brake pad niya. So, normal lang yun. Yan, importante, nag-freewheeling na siya. Yan. So, try naman natin ngayon siyang ipreno. So, yun mga kamoto, ganun lang kasimple o kadaling linisan itong brake caliper natin. Importante, meron kayong proper tools na gagamitin para sa pag-DIY nyo. So, kung sakaling nagkaroon kayo ng problema, kagaya ng sa akin, yun nga, pigil yung pag-ikot ng gulong, halos mag-stack up na. So, isa sa mga problema noon is marumi lang ang brake caliper nyo. Pero depende yon mga kamoto, pwedeng pudpud na yung brake pad nyo or natanggal na yung brake pad nyo sa pagkakadikit dun mismo sa bakal na kinakapitan niya. So, kung ang problema nyo is a brake pad, bili na lang kayo ng bago, mura lang naman yun. Tapos, sabayan nyo na rin ng linis. So, hanggang dito na lang tong video na to, no? Kung may natutunan man kayo o nagustuhan nyo tong video na to, pakihit na lang ng like, share, and subscribe button. Damay nyo rin notification button para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!